Come here. Hi po guys, good afternoon po. So afternoon na guys, hindi daw po kami gagawa ng roti. Kitchery lang, parang lugaw with ano guys, mungo. Wow. Na naman. So kakain kami ng prutas ni Sean. No, I know it. I don't like banana. So sabi ng aking biyanan, hindi daw to maganda guys. Sitwasyon ko ngayon kasi nakakasipon daw. Ewan ba kung bakit? Gustong-gusto ko kasi kumain ng banana ilang araw na talaga. Hey! Hindi ilang araw na, ilang buwan na. Pero Mommy. Hindi niya ako binibilhan. Mommy? Mama? Hindi niya ako binilhan kasi hindi daw maganda yun. Mm-mm. Malamig daw to sa katawan. Kasi yung pinapakain nila guys, yung mga maiinit lang dapat. Mm-mm. Kasi malapit na daw yung ano, para hindi daw ako mahirapan. Dapat yung mainit na pagkain lang ang kinakain ko. So, pabili ako kay Papa Kabir. Tapos sabi niya, huwag ka kumain ng marami ha. Lutuin mo kung kinakailangan lutuin daw. Sabi ko, paano naman to lutuin? Banana cake. I'm coming. So, nagpabili ako ng 1 kilo, guys. It's 2 kilo. Tapos hinati ko. Iniwan ko doon sa baba kasi nahihiya ako na idala dito sa taas. Tapos, pinadala din niya kay Isha dito sa taas. And, inati ko ngayong grapes at saka yung banana. Tapos, yung kalahati ay binigay ko doon sa kanila. Wala nga naman, ako lang kakain. Hello, si so, you eat? Guys. Wait lang po, call a player. Call a player. Yung nakikita niyo po kanina guys na matandang lalaki, palagi yun nandito. O, binibigyan siya ng pera ni Bianan. Tapos, Mama, my mama, natanong siya, gusto mo bang kumain? Ganun siya. Gusto mo bang kumain? So, pinapakain siya, guys. Oh, pull down. It's pull down. Now, you eating. Hindi lang siya, guys. Marami sila. Meron pang isang matandang lalaki, eating. Pero may isang ngayon kasi hindi na siya nagpupunta dito. Tapos naman, kung may mga okasyon kami dito, tapos may mga pagkain na hindi as intira guys ha, yung parang hindi lang naubos basta kawali, binibigyan sila. Saan eh, sa gandi ba? Kung naalala nyo ba guys, yung pinakita ko sa inyo na pagkain na from government, yun ay hindi rin namin ginamit dito sa bahay. Ayaw ni Diana na lalaki. Ibigay na lang daw sa mas nangangailangan. Kasi, nung niluto ko ngayon, di ba, ano siya, matigas kailangan talaga sa pressure cooker. So, sabi ng Diana ko, hindi mo yan mauubos. And, hindi, parang isang beses lang naman ako kumain mo. Ayaw din ni Big Sis eh. Ayaw ni Big Sis kasi sabi niya, huwag niyo siyang pakainin ng ganyan. Mas maganda daw na bilhan na lang ako ng parang sa ano, sa labas kung gusto ko. Parang sa tindahan talaga. Kasi sabi ni Bisis, hindi natin alam kung malinis ba yan or ano kasi from government nga. Hey, you eating to me? No, I think malinis naman siya. Mm-hmm. Pero ganun na kasi parang nasanay na sila na pag mayroong binibigay yung government, binibigay nila sa mas ano pa guys, nangangailangan pa. I'm coming, huh? Yung so, yung kapitbahay namin, binigyan ng biyanan ko, yung lagi niyang nakikita sa video namin na dyan, no, yung nasa, yung pag nagbibideo ako sa terrace, nakikita yung terrace nila, nagsasampay sila ng mga tela. So, meron kasi isa doon na babae kasing edad ni Neil, mabait siya masyado guys, and lagi siyang tumutulong dito sa pamilya namin. May mga gawain yung anak, asawa, lalo na yung kasal ni bro-in-law. Halos sila lahat tumulong. Mm-mm. So, binigay ni Bianan doon sa kanila. Kasi walang trabaho yung asawa niya. Yung anak lang niya na 2 lalaki. Tapos, mababa lang yung sahod, guys. Hindi nga makasal-kasal yung anak niya kasi isang room lang yung tinitirahan nila. Yung bahay na yun kasi, guys. Yun yung sinasabi ko sa inyo na mahigit 20 na pamilya meron dyan. 20 or 30. Antek? So,
At ayan ang ating Shaneneng po, guys. Nagko-color siya, kaso nga lang yung color niya. Ay nako, hindi maganda. Hindi siya maganda, guys. Ano siya ba? Parang ang dry-dry niya. So, sinubukan ko yung comment na ibabad daw siya sa tubig muna. Ay, pinagtawanan ako ni Papa Kabir. Sabi niya, hindi yan gagana. Hindi nga po siya gumana. Trinay ko siya sa tubig. Para akong tanga. Binabad ko siya ng isang buong gabi. Tapos, kay na umagahan, inano ko siya, trinay ko siya. Pero hindi po, guys. Oo, trinay ko na. Siguro, ano, low quality talaga yung ano niya, yung color ni Shan. Okay lang, pang practice lang yan ni Shan. Dinala niya to sa school, kaya hindi ayan, no, hindi niya, ano, hindi na mukhang color yung... Sabi niya, eto mama, gamitin ko na. Ayaw ko pagamitin sa kanya kasi alam ko madudumi talaga yan, guys. And hindi na yan mag-iitsurang color pag ginamit niya yan. So sabi niya, mama, ang color ko ay hindi maganda. Sabi ko, okay lang yan. Bibili na lang tayo ulit, ha? Why you put orange color on that? This. Acha, this is. Ah, okay. Peach, hey. Should peach, peach color put, not that. I like okay, this. It's okay. I like this. Then this also they use this okay. or this. Okay. So sabi niya, mama, bigyan mo ako ng isang drawing book ulit at saka pencil. Wala na akong pencil. So hindi ko maabot, guys. Andun kasi nilagay nila. Ayan. Sabi ko mabigat yan nandyan. Hindi ko sure kung which carton ba yung nasa taas or second. Oo, sabi ko, saka na pag andito na yung papa mo. Oo, so bukas, babalik na naman po siya ng school. Lain sa baan mo, Goy. Lain sa baan mo, Goy. So, this is Shan. Should brown color that hair. You should, see, this is. Yeah, you should put brown color. Not, hey. Not same. Color, you see, like this orange color here coming. Yeah, you don't have that color. It's okay. Red color hair. Red color. See. Okay. Yeah. It's almost the same. Just put that red color. Okay, mommy. Yeah. Properly, do it properly, carefully, then that color is not going outside from the line. It's so. So, ayan yung ginagawa ng ating Ate Shaneneng. Tapos na po siya sa homework niya, guys. Ginawa na niya yung homework niya. So, sabi niya, mama, manonood ako ng cartoon. Sabi ko, wait ka lang kasi mag-edit ako ng video. Okay. Say goodnight to auntie. Goodnight, auntie. Say goodnight, goodnight. Goodnight. Goodnight, auntie. Look at goodnight. Here. Goodnight. Goodnight po. Goodnight. Goodnight po. Say goodnight po. No. Sweet dream. Goodnight po. Goodnight po. Sweet dream. Sweet dream. Hey, Amy. Good morning po, guys. Papasok na good po. Good morning, auntie. Good morning, auntie. I'm going to school. Mama, just kiss me, guys. Daddy. Cute. So, today sana walang iyakan sa school to, guys. Next day na. Sabi ko, pag masakit pa yan hairstyle mo, sabi mo sa mama, hindi naman siguro masakit to kasi actually ganito lagi yung hairstyle niya, guys, yung Mickey Mouse. Bye-bye. Bye-bye, auntie. I'm going to school. Ayan na siya. Call papa. Say papa, I'm late now. Papa, maleto yung! Ayun na si Shan, guys. Si Shan hindi late. Yung papa niya ang late talaga. Tingnan niyo yung nagpupunit ng tela. Oh. Isang kabundok na tela yung pinupunit nila. Bye! Bye-bye. I love you. Malapis. Go. T-
Take care. Morning. Chocolate daw niya ay mahuhulog. Kasi may dalawang chocolate siya sa ano. May dalawang candy sa bulsa. Bye! Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. This is again your Sisinor from Filipina Indian Culture. So tanghali na guys. Magkahapon na. Susunduin na naman si Sean. At yun nga, kinausap ko na naman ang principal niya, hindi nag-reply, siguro hindi niya naintindihan yung chat ko, guys. Sabi ko, please check Sean for me. Sabi ko, kung hindi ba siya iiyak, ganun. Pero hindi siya nag-reply, guys. Oo, dati laging nagre-reply yan, pero today hindi siya nagre-reply, siguro. Hindi ko naintindihan, hindi niya naintindihan yung sinasabi ko kung ano, naintindihan lang niya ay Sean. O kasi dito kahit mga principal nila guys ay hindi talaga marunong mag-English. Oo. So kailangan ako talaga yung mag-a-adjust. Oo, hindi ko naman alam kung paano sabihin kasi yung alam ko lang ng mga Hindi language guys, yung mga lagi kong naririnig which is basic word nila. Oo, ganun lang yung parang lagi lang ginagamit dito sa bahay kung ano yung naririnig ko. Or yung mga sa movie nila, hindi naman ako masyadong nanonood ng movie eh. So, yung ating Papa Kabir ay umuwi nga para tingnan lang guys yung lemongrass niya. Oo, kasi sabi ko ayoko mag-alaga niya. Hindi ko mag-alaga kasi ang dami mong sinasabi na painitan mo ganito, ganyan. Huwag mo hayaan ganito, ganyan. Sabi ko, ikaw ang mag-alaga dyan. Hindi ako. Kaling kasi yun sa kaibigan niya kasi naghahanap ako dito ng lemongrass guys. Wala talaga akong mahanap. So, galing yun sa kaibigan niya. Nung nagpunta nga kami ng Delhi last year, nakita ko sa my park, malapit doon sa embassy. Sa Philippines embassy, guys. Ang daming lemongrass, yung tanglad, guys. Napakarami. Sabi ko, hingi tayo. Binabantayan yan. Hindi, bawal yan kunin. Siguro, tira-try namin. Kung sa Pilipinas lang yun, siguro sasabihin ko na, bibili ako kung hindi nila ibibigay. Oo, ganun. Kaso nga lang, ayaw ni Papa Kabir, oo. Kasi madali lang naman tumubo ang tanglad, guys, yung lemongrass, oo. Hindi mo kailangan pagkabunot mo ay itatanim agad, hindi. Kahit patay na siya, kahit nakita mong patay na siya, hanggat may ugat pa rin, mabubuhay pa rin yun. So, eto ako, guys, boring. Wala si Shaneneng natin. Naghihintay-hintay muna ako sa kanya bago ako matulog. Matutulog ako, Although wala naman kami masyadong ginagawa today, normal na araw lang, tapos mabilis lang din natapos sa kusina, tapos chismisan with isang Pilipina na bagong kaibigan na nasa India din. O tapos noon nala na, kumain lang ako ng lunch and naligo ako, tapos wala nang ginagawa guys. So ngayon hihintayin ko na lang ang ating Shaneneng kung ano na naman yung complaint niya. Kung ano naman yung mga sinasabi niya doon sa school kasi sabi na nga ng teacher niya, sabihin mo sa mama mo, isang hairstyle na lang ang gawin sa'yo, pareho ng ibang bata. Sabi ko, bakit ba pinapakialaman ng teacher mo yung hairstyle mo? Kasi nga daw masakit kahapon. Oo, masakit daw yung hairstyle niya. Oo, kasi hindi yun galon guys. Oo, siguro yun din dahilan, masakit din. Pero alam nyo ba, nakaupo siya ng isang oras dito na nanonood ng cartoon, hindi masakit yun. Nagdrama din siya, isa na doon yung dahilan. Kasi yung best friend niya sa school hindi pumasok. So kahapon nagdala siya ng grapes, ng strawberry, ng candy, excuse me guys. Ng candy, tapos ng french fries, oo. So sabi niya, mama, bibigyan ko yung kaibigan ko. Yung laging sinasabi ko sa inyo, laging kumakain ng ano niya, lunchbox niya. Sabi ko, oh, bigyan mo, pero wag mong ubusin lahat sa kanya, kumain ka din, ha? Share kayo. Oo, yun. So yun ang hinihintay niya, hindi dumating kahapon. Tatlong bata lang daw sila nasa loob ng school. Kaya yun guys, umuwi siya. And masakit din daw yung hairstyle niya. First time na nangyari yun, ha? Masakit yung hairstyle niya.
kahit araw-araw, pinapalitan ko siya ng hairstyle, iba-ibang hairstyle, pero kahapon lang talaga masakit, guys. So, sana nga today, wala siyang complain. Oo, kasi nagtagal siya sa school, guys. So, yun lang po, guys. Hihintayin ko pang ating ate siya, Nene.